Can you tell us, ma'am, a little bit about your own love journey? Kaya yung set dress. Para akong binuhusa ng malamig na tubig. Hiyang-hiya ako. Nag-apologize ako. Pero siguro, with the benefit of hindsight, doon ako unang bumilib na iba ito. Ilang beses ko na ito nakwento, na-meet ko yung asawa ko dahil siya yung pinakauna kong boss. Marami nakakaalam na na-meet ko yung asawa ko because of work. Ito yung pinakauna kong work right after college. Ang plano ko sana noon, mag-a-apply ako sa Lenda. Pero umuwi ako for the summer break. Pag-uwi ko, nabalitaan ko na may high school classmates ako nakapasok sa Bicol River Basin Development Program Office. Parang isang opisina yon na ang trabaho, parang NEDA din. Pero yung parang naka-attract sa akin, nasabi nila bago yung program director, bata. Naging very active in the years leading to the People Power Revolution. Parang ganun yung kwento ko eh. Nag-apply ako, I was called for an interview. During the first interview, that was the first time that I met Jesse. Seryoso yung interview. Alaala ko lang na sobrang parang napagsabihan ako kasi meron akong recommendation from the governor. Kasi ewan ko naman kung sino nag-advise sa akin wrongly na mas may better chance ako matanggap kung kumuha ako ng recommendation from the governor kasi si Jesse daw ay pamangkin ng governor. Parang hindi ko naisip na he was of a different mood. So dahil kaibigan ng tatay ko yung governor, nakiusap ako na kung pwede makahingi ng recommendation. So nung nag-apply ako, nasa harap yung recommendation letter. Nung nag-interview ako, dala niya na yung folder kasi nauna yung application. Nandun sa harap yung recommendation letter. Tinanong niya na kaagad ako, what's this? So sinabi ko, recommendation from the governor. Alam niya yung parang nag-aral na siya. Alam niya yung pinanggalingan ko. Alam niya yung motivation ko na mag-apply. Alam niya naging active ako sa People Power Revolution. Kasi sinabi niya sa akin, hindi to kailangan. Di ba ito yung nilabanan natin? So, syempre, para akong binuhusa ng malamig na tubig. Hiyang-hiya ako. Nag-apologize ako. Pero siguro, with the benefit of hindsight, doon ako unang bumilib na, diba ito? Naalala ko, pinasulat niya ako ng essay. Masabi niya sa akin, later on, na doon din siya bumilib sa akin. Parang bumilib doon sa sinulat kong essay. Parang I waited 2 months. Bago ako na-call back. Iniisip ko when he started pursuing me. Hindi ko maalala yung date, pero naalala ko, nakatanggap ako ng social telegram. Siyempre, nakahalata na yung edad natin. Nakatanggap ako ng social telegram. Dati memorize ko kung ano nakalagay, pero hindi ko na-memorize ngayon. Basta ano siya, in-address sa office yung social telegram. Tapos parang ang pangalan na nakalagay, Jerry, wala naman ako, may kasabay akong pumasok na Jerry, pero I was sure it wasn't him. Pero, nag-imbestiga, kasi meron akong kaklase before, in high school, na yung kapatid niya, nagtatrabaho sa PTNT. yung social telegram pinadala sa PTNT, sabi ko, hanapin mo ba? Di ba pag may sa social telegram noon, parang, may fill up kang form. Ay, hanap. Sabi mo nga sa kapatid mo hanapin. So, nakuha po. Binigay sa akin yung form. Hanggang ngayon, tago ko pa siya. Siyempre, hindi ako mapakali. Hinanap po yung address. Ang nakalagay kasi, parang Jerry Gonzaga, Gale Press, tapos may isang street, Balintawak Street, Naga City. So, hinanap ko. Nag-drive ako around the city. Hinanap ko yung address na yon. Pagdating ko doon, sarado. Sarado yung Gale Press. Parang printing press siya. Pero nagtanong ako dun sa mga tao na nasa paligid, alam niyo ba kung sino may-ari niya? Tapos sinabi nila na yung may-ari yung kapatid ng asawa ko. So yun yung unang inkling ko na he was interested. Although yung mga office mates namin, binibiro na ako kasi may shuttle bus kasi kami going to the office. Parang sinasabi nila na dati si boss hindi naman yan sumasama sa shuttle bus. Nung nandito ka na, sumasama na siya. Pero yung pinaka-first attempt na nag-invite, tinawagan niya ako sa bahay. Tumawag siya over the phone. Siyempre, ako puno ng, sir, bakit po, sir, etc. Kaya lalo kang sinabi niya sa akin, kung nandun yung parents ko,
kaibigan niya yung dad ko. Kaibigan niya yung dad ko. So they knew each other from before. Sabi niya, kung nandun yung parents ko, sabi ko, nandito po, sir, bakit po? Tapos sinabi niya kung pwede siya makapunta. So sabi ko, sir, bakit po? Bakit? Ano yung reason ko bakit pupunta? Sabi niya, ipapaalam niya daw ako. Naalala ko, September yon. So bago lang ako sa office. September yon, kasi ipapaalam niya daw ako kasi parang may concert sa amin, yung UP Concert Chorus. Parang benefit concert ito para sa restoration ng Peña Francia Shrine. Ang sabi niya lang sa akin, naisip niya na I might be interested to watch. Kasi UP graduate ako. So pumunta siya sa bahay, pinaalam niya ako. Very, very formal. Pumayag yung parents ko. Hindi ako tinanong kung gusto ko sumama. Pero parang in-assume niya na lang na pag pumayag yung parents ko, sasama ako. So parang yun yung first date. Yun yung first date sa church. Kasi yung concert sa loob ng Peña Francia Shrine. After nun, after the first date, araw-araw na akong binibisita. Until, so sobrang whirlwind. Until sabi ng nanay ko, parang a few months after, gusto niya ng mamanhikan. Siyempre, ayaw ng tatay ko kasi nagkakakilala pa lang kami. Pero yung nanay ko, sabi ng nanay ko, pumayag ka na kasi araw-araw na nandito. Sobrang whirlwind, just a few months after we met, namanhikan na, kinasal kami, I think, parang a year, or less than a year after we first met. So yun, I was 22, he was 29. Yung asawa ko kasi, parang every Valentine's Day, kasi mayor siya of Naga, every Valentine's Day, ang pinaka tradisyon niya, ang nagbibigay siya ng roses to all the female employees of City Hall. So, magbibigay siya noon. Until now, we continue that tradition. Kung kaming mga mag-iina, kinokontinue namin yon. Yung tira noon, binibigay sa amin. So, yung gift niya sa amin during Valentine's, tira-tira lang. Pero, Valentine's yon. Yung asawa ko mahilig sa surprises. So, siya? Kahit walang occasion, biglang nabibigay ng flowers. Minsan, binibili niya sa market yung flowers. Minsan, napupulot niya lang sa daan. Naalala ko yung pinaka-last na bouquet of flowers na binigay niya sa akin just before he died. Napulot niya lang, parang ginather niya sa isang church sa amin, sa Carolina, sa mga palanaga, sa yung church sa Carolina. Kasi nung umuwi siya, yung asawa ko kasi ang hiling magkumpisal, parang linggo-linggo yata ng kumpisal. So from the airport, hindi ko siya nasundo noon kasi hindi ko pala alam na uuwi siya. So hindi ko siya nasundo. Surprise yung uwi niya. So pagdating niya from the airport, pumunta siya ng Carolina, nag-confess siya sa church doon. And sa labas ng church may mga flowers. So mga wildflowers. Yun yung last na binigay niya sa akin. And happy Valentine's Day. Sa akin siguro. Parang yung Valentine's Day kasi marami nagsasabi na gawa-gawa lang naman ito because of the commercial value. Pero siguro din ito, fitting reminder na hindi tayo nag-exist in a vacuum. Siguro because of the parang challenges of everyday life, nakakalimutan natin to express our love or express our appreciation to the people who make our life possible. Hindi lang yung asawa, hindi lang, pero mga magulang, friends who make our life possible. So, ako sobrang na-appreciate ko yung Valentine's Day. Kailangan din natin yun sa buhay natin na, kasi kung walang Valentine's Day, parang hindi tayo napupukaw na, uy, kailangan mong iparamdam yung pagmamahal mo, kailangan mo. I think we need that. We need that reminder. So siguro, yun, na yung Valentine's Day is an opportunity for us not just to tell the people that we love them, but also to show our appreciation na kaya nabubuhay tayo ng ganito because of them. Sobrang lame. Sorry for the term. Yung mga nag-ghost, know when to say goodbye.
Pero halimbawa, kung yung beliefs mo okay lang sa'yo magnanakaw, di ba? Parang okay lang sa'yo magnanakaw basta nabibigyan ako, mali na yun. Diyan delikado yung gustong-gustong magkaroon ng jowa. What would be your message or advice to someone falling in love for the first time?